Hi, hello, good morning, good more night sa inyong lahat sa mga panig ng mundo. So, kung nasaan mga kayo, good morning, good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. So, welcome again dito sa aking YouTube channel, ang Paparents Channel. So, for this vlog, aking ikikwento kung ano ang naging karanasan natin dito sa ating trabaho as a home-based caregivers dito sa Israel. Okay? So, September 2, tayo ay na-deploy as a home-based caregiver dito sa lugar ng Asdod. So, malapit kami sa dagat. And I'm very glad kasi parang nasa Pilipinas lang ako. Tanaw na tanaw ko ang baybayin o ang seashore. Okay? So, napakaganda pag-gising mo sa umaga habang nagtatrabaho ka. Nakikita mo ang karagatan. Parang harap mo lang ang Pilipinas. So, ayan, nagpapasalamat ako guys dahil ang aking amo ay very warm ang welcome na binigay sa akin on the first day na I had to be assigned as the home-based caregivers dito sa kanila. Okay? So, si Lolo ang aking alaga. He is 90 years old. And then, si Lula naman ay 78 years old. Pero ang aking alaga lang ay si Lolo. Okay? So, parang tinuring nila akong bilang isang apo at binigyan ako ng magandang kwarto. Nakita niyo naman sa room tour ko na shinar. So, okay ang aking accommodation at maganda ang binigay sa akin na pagtrato. Okay? So, ayan, naranasan ko na ang pagiging caregiver. Hindi lang caregiver, kundi all around. Okay? Dahil tayo po ay unang-una, siyempre, nag-alaga tayo sa pasyente and gumagawa tayo ng mga household chore, okay? Nandyan yung paglilinis, paghugas ng mga plato, at siyempre, paglalaba. Yan ang mga basic na kailangan matutunan natin dito at hindi lamang kay pasyente. Siyempre, kay pasyente, alam na natin yan. Tayo ay nag-alaga na for more than 6 years na in the making, so since 2015 until now. So, I'm glad na okay naman sila sa akin dito at okay yung trabaho ko, okay? Yan nga, pagising ko sa umaga guys, diretso ako ng kusina, ihanda ko ang breakfast ng aking alaga. Ganun ang routine ko dito, okay? Tapos, habang prepare ko yon, chine-check ko again si alaga kung gising na o hindi pa. Kung hindi pa, so tuloy ako doon. Niluluto ko na ang dapat lutuin. Usually, sa morning, oatmeal ang kinakain ni Lolo. Tapos, nag-chop na ako ng apple at saka mayroong piras. Yan. Pag wala, mayroon ding grapes. Minsan, watermelon. Yan ang mga prutas niya sa umaga. Tapos, meron siyang mga nuts and prunes at kung ano-ano pang gustong ilagay niya sa kanyang oatmeal, okay? And then, tapos, pag nakita ko na, na-check ko na si Lolo, nagising na. So, morning care, siyempre, change diaper tayo dahil ang da-diaper siya. Tapos, pupunasan ko siya. And yes, private part, siyempre, pupunasan natin yon. And then, papalitan ng bagong diaper. Okay? Tapos, kung dapat palitan yung damit dahil nga kung pinagpawisan siya nung gabi na yon, so, di naman naiwasan yan. Kahit may aircon, may tao talaga na naiinitan kahit may aircon. So, pinagpapawisan. So, pupunasan natin. And then, morning care, yun nga, hilamusan. Tapos, ang body niya, punasan, tapos change na ng damit. Okay? Tapos proceed na kami sa daily routine namin na nag-exercise muna while on bed. Pagkatapos ng mag-exercise, yun na, i-ano ko na siya sa kanyang breakfast sa kusina. So, inalalayan ko si Lolo na maglakad papunta sa kusina and then yun, ihahain ko na ang aking niluto na oatmeal sa kanya. At kung kailangan niya ng tulong, inaabot ko kung anong mga gusto niya.
Okay, yun lang. So far, kayang-kaya naman ni Lolo kumain mag-isa. And then, alali lang talaga. Tapos, after that, pagkatapos na niya kumain, mag-ano na ng kanyang mga medicines. So, may mga gamot na ininom si Lolo. Isa na dyan yung mga vitamins at saka mga prescribed by doctors. Okay? So, ganun ang routine ko. And after that, magpapahinga na si Lolo. And then, every other day, naliligo si Lolo. So, may paligo ng araw at bukas wala. May paligo, wala. May paligo, wala. So, ganun ang routine. Syempre, taking good care talaga pag nagpapaligo, safety, kailangan dahan-dahan lang pero sigurado. So, yun mga safety protocols natin dito. Mag-iingat tayo na pagdating sa pagpaligo dahil baka mamaya mahulog sa wheelchair or matumba whatsoever. So, yun ang precautions na dapat natin i-observe lalong-lalong pag nagpapaligo tayo. So, pag after ko magpaligo sa kanya, yun na i-ano ko na siya na makapagpahinga. Tapos, minsan nanonood siya ng TV hanggang sa time na magkaroon na ng lunch time. Okay? So, pagtapos yung mag-lunch time, balik na naman sa kwarto niya, magpapahinga siya. Tapos, sa hapon, walking exercise kami dito lang sa bahay. Tapos, kung tinatamad siya, so, encourage ko siya mag-exercise on the bed again. Tapos, yun na, manunod na siya ng kanyang favorite program sa TV, kaya sa YouTube. So, yun ang daily routine natin. Tapos, hanggang sa abutan na ng hapon, mga alas 5, kakain na siya for the dinner. So, same way, i-prepare natin ang kanyang food. Alalay ako kay Lula dahil si Lula naman ang nagluluto ng food. Siyempre, may ano sila, mga specific food na hinahain. So, alalay lang tayo at nilalagay natin ng plating. Tapos, mga kailangan ni Lolo, mga gamot niya para sa gabi. Hanggang sa yun na, pagkatapos niya kumain, babalik na siya sa kanyang bed. Tapos yun na, manunod lang siya ng TV muna saglit. Tapos, habang nanunod siya, nagtututpik siya. So, pagkatapos niya magtutpik, ayun na, magtututbrush na. Medyo matagal siya magtutbrush dahil mahilig talaga siya magtutbrush. So, yun ang mga naranasan ko sa kanya. And then, after that, mag-change na kami ng diaper. Para sa gabi, meron na siyang diaper magdamag na yun. Okay? So, hindi na ako gumigising. Ganon kabait si Lolo at very cooperative. At minsan lang mag-leakage sa higaan pero kadalasan wala. Okay siya. So, hindi niya ginagalaw ang kanyang diaper. So, yun na. Back to the morning routine. Kung ano yung ginagawa ko every morning. Ganon na hanggang sa matapos ang araw, balik-balik na lang yung routine na ginagawa ko sa kanya. Okay? So, ganyan ang mga naranasan ko dito, guys, sa kanya within my daily life as a caregivers here in Israel. So, kayo guys, ganun din. Hopefully, kayo ay makarating dito at sana harinawa na pagpalain ng Diyos, magkakaroon na kayo ng mga kontrata at at same time, ma-hire na kayo at dito na kayo ma-deploy ng kanya-kanya ninyong employers in the near future. Okay? So, maasa ako na harinawa makaalis na rin kayo at magkita-kita tayo dito for quite some time. Okay? So, mag-iingat kayo and God bless. Huwag kayong mawawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. Okay? So, lihit raot,